Magandang hapon po. Oh, magandang hapon. Ito po ba si ano, si Brother Darwin Gitgano? Ano? Si Jan Dotto, assistant ni Father Darwin. Nasaan po si Father Darwin? Andito sa kanyang sasakyan. Pwede po ba siya makausap? Si ano to, Brother Willie Santiago? Hindi po, hindi. Ah, akala ko Brother Willie. Kabusin mo kasi Brother Willie. Ah, teka. Dre! Napapunta na ako kay Father niyan. Nay, gusto mag-i-istorya, Dre, oh. Huwag ko kaila, Tagalog. Tagalog? Wala mo tingog ni Willie Santiago. Okay. Hello? Ayan. Hello. Hoy. Sino to? Hello, ito si Brother Darwin Gitgano po ba ito? Yes. Si Brother Mel po ito sa dating daan. Brother Mel? Oo. Oh, anong ipag-lingkod ko sa inyo, kapatid? Kasi yung ano, yung mga may feedback sa amin na gusto mo raw pumasok sa ano, sa Bible Exposition ni Brother Eli. Tagal na. Last Friday pa. Ano ba ang ginagamit mong ano, format? O media? Zoom app. Yung sinasabi nila, mag-download daw ako ng Zoom app para sa mga kasamahan mo. At yun po ang nagbabatay ako sa instruction nila. At then, pumapasok naman ako sa last Monday pa yun, no? Pumapasok ko. At nag-aabang ako base sa kanilang instruction. Ginagawa ko talaga. Matanong ko lang po, mayroon po ba kayong kausap na po sa dating daan para kayo ay... Meron. Kasi yung napapansin ko, meron. Yung sa inyong ano, yung mga sinasabi nyo, parang may kausap na kayo dito. Meron. Yung hotline nyo, si Agent 1, sabi niya, Father Darwin, no? Tatawag kami sa inyo bukas. Tumutukoy siya sa Friday. Kami ang unang tatawag sa inyo. No. Meron akong record, kapatid. Agent 1. Sa hotline ninyo. Yang tatlong hotline ninyo ay tinatawagan ko. O nga, ang ibig kong sabihin, yung pakikipag-deal na kayo ay makikipag-usap kay Brother Eli. Siya na mismo. Mayroon po ba kayong, ang sumasabi. Mayroon na ba kayong... Siya na mismo ang nasasabi sa kanya. Hindi po. Hindi po yung sa ano sa call center, hindi yung sa agent 1 na sinasabi niyo. Kasi doon sa takbo po ng mga pagsasalita ninyo, parang may kausap na kayo dito eh. Mm-hmm. Na parang may ka... Anong gusto mo? Parang may katrato na kayo na talagang kailangan pumasok kayo sa program. Sino po ba? Sabi ni... Hindi ka nanood sa mga statement ni Brother Riley. Sabi niya, pasok kayo. Tawag kayo. Ano ba yun? Hindi ba siya totoo? Yun ang ano, kaya kayo nagkakaganon. Oo, dahil sabi niya, hindi siya sinungaling. Ako daw ang sinungaling. So wala kayong ibang kausap dito? Wala naman kayong ibang kausap dito, kundi anong gusto mo? Anong gusto mo? Naririnig niyo kay Brother Eli. Oo, dahil sa akala ko, totoo ang kanyang sinasabi. Nagpa-follow ako sa kanya, tawag ka. At lahat ng from Monday to Thursday, Bible study namin, sabi niya, ikaw ang itatopic ko. Totoo ba yun? Hindi naman. Si Church Darwin ang kanyang topic pag Monday. So, sige. Total, ganun pala talaga ang studio. Ano po? Sinungaling. Sino? Yung puno mo, sinungaling. Huwag kang masyadong magsasalita ng ganyang totoo mga paratan yan, mo. Totoo yan. Siya ang unang namatang sa akin. Hindi ka kailangan ano eh. Kasi masusubo ka dyan sa mga pananalita mo na yan. Okay, sabihin mo Brother Eli. Lalo na ikaw, gabi. Di ba pari ka? Oh, pari ako. Hindi ka dapat ganyan. At tawag ka maya gabi ha. Okay, nakausap din kita. Kinakausap kita ng maayos, hindi ka dapat ganyan. Hindi ko sinasabi ang papa mo sinungaling. Oh,
Siya lang sabi nun. Nagsasalita pa ako ng bata niyo, lukulukat, sinungaling. Wala akong sinasabi. Dapat yung puno mo ang pagsabihan mo. Siya ang nagsasabi na sinungaling ako. Hindi ka nga dapat magsasalita ng ganyan. Wala akong sinasabi na ang papa ninyo, may mga papa kayo na masyado pagdating sa babae pati sa lalaki. Wala akong sinasabing ganun eh. Bakit umabot ka sa to, papa? Papunta ako ng Luzon, papunta ka ng Mindanao. Katinutino ng pagkikipag-usap ko sa'yo tapos magkaganyan ka. Kapatid. Ikaw ang hindi matino kausap. Ikaw ang dapat mag-relax. Hindi mo dapat pagsalita ng sinungaling si Gradeli. Anong, dahil mapapatunayan mo yan mamaya. Ano ba ang pakay ng mga sinungaling puno? Mamaya mo mapapatunayan ang kasinungalingan mo. Ano? Oo. Dahil siyempre, ang alam mo sa sarili mo, totoo ka. Oo. Mamaya. Amen. Totoo. Alam mo na ba gumamit ng Zoom? Ah, matagal na. Dinilit nyo eh. Matagal na. Ibibigay ko sa'yo ang ID ng Zoom, ha? Ikaw ang tatawag. Nung... Dinidelete sa Zoom, ibibigay ko sa'yo ang ID ng Zoom. Dinidelete para ninyo. Makapasok ka kayo sa Zoom namin. Kayo na ang tatawag sa amin. Kayo na ang tatawag. Tumatawag na ako last week. At lahat ng cellphone number ninyo tinatawagan ko. Okay, saglit lang ha, Mr. Na, Darwin Gitgano. Mr. Kung nakakaintindi ka na gumamit ng Zoom, para masigurado lang natin ang inyong pag-uusap mamaya, pwede ba tayo mag-test ngayon? Mag-test ng ano? Magte-test tayo meron sa Zoom. Akong, meron para kaming, matiya ko lang na maayos na kaming, talagang marunong ka lang gumamit kaming, ng Zoom. Meron kami... Oh, ready na yun eh. Ready na yun. Ready namin. Sige, Zoom sige. Saglit ha. Pahingi nung setup ng Zoom. Oh, wala ako sa kwarto ko. Natin wala ako sa kwarto mamaya, ko. Para mamaya okay, testing meron na kami natin. Meron kami activity ngayon. Mamaya, tawag ka, mga 7:30. Hindi na ako pwedeng tumawag ng 7:30. Oras na ng ano yun. Meron kaming programa ngayon. Until 7:30 pa. Meron kaming procession ngayon. Ay nako, huwag kang magdahilan ng ganyan, Mr. Gitgano. Magla-live kami ngayon. Tingnan mo ang live ko. Kita ngayon kay... Maniwala ka, isusubo kita ngayon kay Brother Eli. Huwag kang magdadahilan. Kahit sino. Ang yung puno mo ang maraming dahilan, ang dating daan, ang daming dahilan. Ngayon mo mapapatunayan kung marami kaming dahilan. Oo, totoo yun. Huwag kang magdadahilan, may activity ka. Oo, tawag ka mamaya. Huwag kang magdadahilan. Kayo ang magdahilan. Masusubo ka ngayon. Lalong-lalo na si Brother Eli. Maniwala ka, tatawagan kita ng tatawagan. Oh. Pag hindi ka pumasok mamaya. Sige ka. Welcome ka mamaya. Welcome ka mamaya. Tawag ka. Siguraduhin mo lang na maayos yung Zoom mo na yan, ha, na nakakaintindi ka gumamit ng Zoom. Yes. Siguraduhin mo lang, Mr. Gitgano. Ikaw ang magsigurado. Sigurado na kami. Sabihin mo sa puno mo dinungaling, kapatid. Kaya nga kayo nagkakaganyan. Nakikita niyo kami kung paano ang communication namin ng technology. Eh, kayo, hindi kayo okay, marunong buwamit ang mga technology ng communication, okay. Kami pa ang pagsasabihan mo ng ito, ganyan. Very good. Bakit ang Katolisismo mo, marunong buwamit ng ganyan. Ang ganda ng, very ay, easy. Simple question. Hindi nga ka. Hindi nyo ka nagagamit yan, eh. Pasok ka mamaya, ha. Na-record ito, ha? Humanda ka mamaya. Handang. Darwin Gitgano, humanda ka mamaya. Handang-handa, kapatid. Naku. Pari-pari ka pa. Huwag kang tatakas mamaya, ha? Talagang ayaw ko. Pag hindi kita isinubo, ayawan ko lang. Okay, very good. Siguraduhin mo lang na marunong kang gumamit ng Zoom, ha? Yes, meron kami. Meron kami, kapatid. Oh, sige. Kailangan 6:30, naka-ready tayo. I-set up kita. Pa kami, kapatid. Iaayos ko yung linya mo. Iaayos ko ang linya mo. 7:30 na, kapatid. Manda ka lang. 6:30, tatawagan na kita. Oh, ikaw pa na. Kailangan alas 6:30, naka-ready ka. Para kang si Marcos. Diktador. Kayo mag-adjust sa akin. Kayo mag-adjust sa akin. Mamaya magdadahilan ka. Yung Zoom mo, hindi gumagana. Tingnan natin yan. Magdadahilan, ha? 2 hours and 30 minutes, kapatid. Live din kami dyan. No. Ay, nako. 8 to 11. Ito ang sinasabi ko sa'yo, Mr. Gitgano. Huwag mong idadahilan na nakadata ka lang. Hindi. Tandaan mo yan. Meron kaming broadband dito, kapatid. Meron kaya nga, pa-broadband ka lang pala eh. Oo.
Pero matibay ang katotohanan na dala namin, kapatid. Ayusin niyo ang linya niyo dahil masusunod na ngayon, Mr. Cipriano. Ayos na, ayos. Magpatulong kapatid pa na sa lahat ng nakakaintindi mo dyan sa technology, ng communication. Yes, kapatid. Para huwag kayong magdadahilan na mahina ang internet niyo. Huwag kayong magdadahilan, ha? Hindi naman, mahina ang internet ngayon. Naka-live na kami. Ay, nako. Isang araw. Laki-laki ng katulisis mo, gaganyan-ganyan, naka-broadband lang kayo. Oh, local lang itong akin eh. Parokya lang, kapatid. Hindi naman ako obispo. Local church. Okay. Eh, alam mo ba yan ang problema church sa inyo? Specific. Buti kung nire-recognize kapit kayo ng katolisismo. Yan ang problema sa iyo. Inordinahan gani ako. Alam mo, dapat magpatulong ka sa mga obispo mo. Oh, relax lang. Patungo na kami dyan. Relax lang kayo. Eh, hindi pa kami okay nakastart. Dinilip na ninyo ang aming YouTube eh. No? Yun 630, patunay. Tatawagan kita. Na natatakot na kayo, kapatid. Takot na kayo sa amin. Maghanda kayo. No? Kayo ang maghanda, kapatid. Iglesia ni Manalo, ah, hindi takot sa inyo eh. Kami pa. Oh, yes, hindi takot si Manalo. Takot kayo ni Manalo eh. Naku, takot ni Manalo. Ano ba yan? Hindi nyo hinarap ang ordinaryong debater ni sa Iglesia ni Cristo dahil takot kayo. Ang dating duwag. Ay, naku. Umayos ka at ikaw ay nagpakilalang pare. Anong kalawagan ng EDD? Ang dating duwag. Makita mo ngayon, pag hindi ka, aywan ko lang, kung hindi ka pagalitan ng buong katolisismo ng Pilipinas. Tingnan natin. Sige, nagawa mo na yan. Uy, suportado ako Darwin ng obispo. Darwin Gitgano. Ang obispo ko ay suportado. At tinunang entrada ko sa'yo eh, babanat-banat ka ng... Oh, hindi ka matino kausap, kapatid. Ah, gaya ka ng puno mo. Hindi matino. Sige, humanda ka mamaya. 6:30. Handang-handa. Lastik na akong handang-handa, kapatid. Huwag ka magdadahilan sa internet mo. Ikaw din, huwag ka magdahilan. Recorded ito, kapatid. Mamaya, sasabihin mo, wala kaming internet. Laki-laki ng Katolik ko, walang internet. Sino bang sabi wala kaming internet? Huwag ka magdadahilan na mahina, wala internet mo mamaya. Sino bang maraming dahilan? 6:30. Sabi ni Bede Ely.